And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Namiss daw ako ng asawa ng best friend ko. Good day, DJ Raqi. Na-inspire akong magsulat ng story ko. Kaibigan ko talaga yung adik na adik sa pakikinig sa'yo. Avid fan mo yun, kaya naman na-curious ako at nagsimulang makinig ng programa mo. Itago niyo ako sa pangalang Karen. May asawa at kahit wala pa kaming anak, ay masaya naman ang aming pagsasama. Ito po ang aking secret file. Ang secret file ko ay tungkol sa nangyari sa akin late last year. Meron akong best friend. High school pa lang kami, super close na kami. Kasi magkasama kami sa choir ng simbahan. Mas matanda siya sa akin ng mga 3 taon. Itago natin siya sa pangalang Ate Lani. Kaya naman parang tunay na ate na ang turing ko sa kanya. Naging malapit din sa akin ang asawa niya, na itago natin sa pangalang Kuya Tony. Ganon din, napalapit sila sa aking asawa na si Ellie. Maganda ang samahan namin. Madalas kaming magkakasama sa mga lakad o mga okasyon. Tuwing Linggo pagkatapos ng misa ay sama-sama kaming kumakain sa bahay nila. Minsan naman, sa amin sila. Masasabi kong hindi man kami tunay na magkadugo, ay para bang tunay na magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Nandyan sila sa mga sandaling kailangan namin ng kaibigan. At ganun din naman kami sa kanila. Kaya lang, isang araw, nakatanggap ako ng text message mula sa asawa ni Ate Lani. Tinanong niya ako kung bakit hindi raw kami nagsimba nung Linggo, a day before. Sinagot ko naman siya na masama ang pakiramdam ko. Alam mo naman ako, kuya, pag naulunan lang, magkakasakit na agad. Nagreply naman siya ng, "Ah, namiss kasi kita." Nagulat ako sa reply niya. Paulit-ulit kong binasa. Tama ba yung reply niya? O typo error lang? Baka naman ang ibig niyang sabihin ay, "Namiss kasi namin kayo." Matagal akong nag-isip ng isasagot. Hindi ko alam kung tama ba na hindi ko na lang sagutin. Pero ayoko namang maging snob at hindi mag-reply. Nagtaka lang din ako, at kahit text message lang yun, ay parang iba ang tono at nabastusan ako. Anyway, nag-reply na rin ako nang makarating ako sa trabaho. Ang sagot ko lang ay, "Talaga lang ha, pinilit kong mag-concentrate sa trabaho ko at hindi ko na lang hinintay ang reply niya." Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko nang muling mag-notify ang phone ko. May text message? Binasa ko ang reply niya na may halong kaba. Ang sabi niya, "Oo nga eh, di ko rin alam tong nararamdaman ko. Ang alam ko, masaya ako pag nakikita kita." Tumayo ang mga balahibo ko sa nabasa ko. Naisip ko, ano to, joke? Teka, baka pinaprank lang nila akong mag-asawa ha? Baka biglang mag-text si Ate Lani at sabihin na niloloko lang ako. Pabiro akong nag-reply na, "Hoy kuya, lasing ka ba? Magagalit na ako sa'yo. Hindi magandang biro to." Kahit na alam ko na imposibleng lasing siya dahil 8:00 pa lang ng umaga. Sumagot naman siya at nag-sorry. Pero wala pa rin doon ang inaasahan kong words na joke lang. Seryoso siya sa mga ipinagtapat niya at pinipilit niyang makipag-usap sa akin para magpaliwanag. E para sa akin, hindi naman namin kailangang mag-usap pa at magpaliwanagan. Ano na lang ang iisipin ng asawa ko pag may makakitang nag-uusap kaming dalawa lang? Hindi ko alam ang iisipin ko that time. Kasi kahit kailan
ay wala akong naramdamang mali siya kay Kuya Tony. Masaya silang mag-asawa at close rin siya sa asawa ko. Kaya hindi ko alam bakit biglang nagkaganon sa akin si Kuya. Hindi ko masabi sa asawa ko at kay Ate Lani kasi ayokong masira ang friendship namin. Sa ngayon ay hindi muna ako umaattend sa mga activities ng choir. At nagdadahilan ako na may part-time work pag Sunday kaya hindi na ako nakakadaan sa kanila. Lahat ng paraan para makaiwas muna sa kanila ginagawa ko. Hindi ko rin kasi alam kung anong magiging reaction ko pag nagkita kami ulit ng asawa ng best friend ko. Baka makahalata ang asawa ko kung parang bigla akong naiwas kay Kuya Tony. Ano nang gagawin ko? Hindi ko alam kung makakalimutan ko ang mga sinabi ni Kuya sa akin. Si Ate Lani lang ang kaibigan na nakakaunawa sa akin. Wala akong mga kapatid, kaya siya na ang naging kapatid ko. Gulong-gulo ako, at namimiss ko na rin ang bonding namin. Pero hindi ko masikmurang makaharap ang asawa niya na all this time ay may ganong pagtingin sa akin. Sana po ay matulungan niyo ako kung anong dapat kong gawin. Tama ba na hindi ko sabihin sa asawa ko at sa best friend ko? O dapat ko bang sabihin kahit sa asawa ko? Gulong-gulo ako. Ayokong masira ang magandang samahan namin ni Ate Lani. Muli, ako si Karen at ito ang aking secret file. Always your number one love radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.